Andito naman tayo mag sa tagal-tagal na hindi ako nakapag-live o nakapag-video. Bibidyo muna tayo. Andito ako ngayon nag-ano prepare ng aking mga ng para sa lunch. Ito. Nag-ano ng malunggay kasi sabi ko may prito. Tagabantay ng nanay andiyan sa katabi. Ayan o. Nandun nakaupo. Ang hirap na pa ganito ng sitwasyon ng nanay na nag-uulyanin na. Nakatawa man siya. Kung minsan sabi nga na ayaw kumain dahil busog na daw siya. Ayaw kumain. Kanina pinainom namin ng ano ng vitamins ay tinatapon. Umiba na naman ang ihip ng hangin. Ako minsan siya okay naman. Pero pag nagano ako, yung matutulog siya magda-diaper. Kasi dati yung diaper niya ay tinatanggal. Tinatanggal talaga pag nakahiga. Kaya nilalagyan namin kung minsan yung diaper na ano yung dikit. Ano yan? Yung parang ano yung scotch tape. Ngayon, tinatanggal pa rin. Nakaisip ako na sabi ko, lagyan ko ng ano, ng, teko ano kaya kung ano, kasi tinatanggal niya, tapos, nababasa siya, tapos tinatapon niya yung ano, yung diaper niya, ginaganyan-ganyan. Ang ginawa ko, nakita ko yung ano, stapler, pag ano ko sa kanya, ini-staplerian ko yung diaper. Ay, hindi na niya matanggal-tanggal. Hindi niya talaga matanggal. Hanggang ngayon, ay yun ang ginagawa ko. Kaya yung may mga ganyang sitwasyon din, mahirap. Mahirap, pero mahirap na masaya. Nandyan yung antok. May mga panahon kasi ayaw niyang kumain. Kasi busog na daw siya, may nagpapakain sa kanya. Sabi ko, papakain sa iyo. Nandiyan no, tinuturo niya yung mga binabasa niya. Sabi ko, hindi ka pa nakakain. Sabi niya, hindi. Andiyan no mga pagkain. Pinapakain na ako. May nagpapakain sa akin. Sabi ko, hindi, kasi ako nagpapakain sa iyo. Ayan o, nakatingin. Nakatingin sa akin ang tawag sa amin, naghimay. Nagtatanggal ng mga dahon ng malunggay. Magtatanghali na. Kumusta naman yung bagyo sa inyong mga lugar? Kami dito, puro ulan. Pero, pasalamat kami kasi umulan siya na hindi naman mahangin. Ang sarap ng ulan. Kasi yung balon namin, nalagyan na, dumami yung kanyang tubig. Kasi noong na talaga, wala ng tubig ang balon, yun, nagpapadami kami ng ano, ng tubig. Kunti lang, mabawasan mo lang 3 container, kunti lang naman ang tubig. Buti na lang na ay umulan. Grabe. Kaya sabi ko, salamat naman na umulan. Lahat tayo ay masaya. Ito ngayon ako busy sa ay nakapag-vlog. Kaya sabi ko naman, magba-vlog na ako kahit dito sa bahay ng nanay ko, sa bahay kong maliit. Magba-vlog. Lahat ng gagawin ko dito ngayon ay magbibideo na ako. Kahit asawa ko, ayan, nagre-repair yan ng, ano, ng, ayan, yung, ano yan, electric pan, kasi nasira yung electric pan namin. Ayan. Ang hirap. Kaya sabi ko nga, magbe-birthday yung nanay ko. Dapat, ano, sabi na, mag-90 itong June 6. Sabi ko sa mga kapatid ko, hindi, kasi kung June 6, wibis siya.
eh may mga trabaho. Kahit mga anak namin, may mga trabaho sa mga malayong lugar. Hindi makauwi. Kaya ang gagawin namin, sa kanyang birthday, nag-usap-usap kami, ano na lang, June 8. Kasi yung June 8 ay Sabado, makauwi sila. Kaya sabi nga namin na hindi na kami mag-ano, na hindi na kami magpagod pa, magpapakiter na lang kami. Ayan, binayaran na daw na kami ng sa cater at saka yung sa decoration. Tapos sabi ko, sabi naman namin, nag-usap-usap naman kami kung anong mga color ng damit ang ano namin. Sabi man ng peach. Kasi itong nanay ko mahilig sa red. Eh, hindi naman kami mag-red kasi ano, pero yung damit nga niya, hindi red ang nabili, kung hindi parang ano yun? Parang maroon, parang ganun. Yun na lang binili sa kanya. Hindi naman kasi ito nakakalakan na, nalak na yung tuhod niya. Kaya ayan o siya, o nakaupo. Nakaupo siya. Kaya kung palaging nakahiga, mas lalong gaganyan yung mga magdidikit yung mga kamay niya. Mas maganda yung nakaano siya. Maganda yung nakaupo. Kasi na-exercise niya yung mga kamay. O sige, salamat. Salamat din sa panunood ninyo. Salamat sa mga nag-subscribe din sa Menchu Vlog. Palaging hindi ako nakaka-vlog dahil palaging busy. Ngayon sabi ko, pwede naman ako mag-video-video kahit anong ginagawa ko. Sige, bye-bye!